Gabi. Young leaves of Gabi. Karamihan ito niluto ng mga taga sa nakatira sa farm. At masarap to, guys. Na tayo nakatira sa farm, nakatikim ito ng ganitong uri ng dahon ng gabi. Ito guys, yun. Ito siya. Yan, ng gabi na tawag. Yan. I-try ko naman ito. Pigisayin ko muna siya sa awos at sa kabumbay. Ilagyan ko na ng green shell or mussel. Yun. Ito guys, yung ganitong ulam na vegetables, karaniwan yung ginagamit yung nakatira sa farm. Yan. At full of vitamins to. Karamihan sa mga nakatira na sa city o saka sa town, hindi na to nakatikim. Pero kung nanggaling kayo dyan sa mga farm nung una, natikman nyo ito. Kasi sa farm, ang dami nitong mga ganitong halaman. So guys, please watch. Gusto ko yung lutuin yung pangkaraniwang mga pagkain o mga pangulam na hindi na naluto ng iba nung nandun sa mga city nakatira o saka nasa ibang bansa na ngayon. Kasi hindi ito masyadong popular na mga pagkain. Pang-poor talaga itong mga pang-ulam na to. Putikman nyo guys, ang sarap. Dami na to mga taong nakatikim ito nung una. Pag nakita nyo to, nako, baka gusto nyong tikman. Mayroon pa rin itong sa mga tindahan pwede nyo pa rin ito mabili. I-try ko lang ulit ito lutuin kasi nakita ko ito sa palengke. So binili ko para lutuin ko. Sabi ko i-ano ko ito sa YouTube. I-post ko ito kasi pangkaraniwan lang ito. Sa guys, at saka ilagay ko itong young leaves of gabi. Huwag ko sa munang galawin guys hanggang mag hindi ko muna pag galawin kasi sabi ng iba pag
galawin mo na parang i ano mo yan i, kay, kasi kung ganyanin mo mag ano sa mag makati yung ganitong ano, so dapat ayaan mo muna yan na mag ano na magluto at saka mo sa lagyan ng mga sangkap kasi iba tong halaman na to pag ginalaw-galaw mo pala para ano mag ano siya makati. So let's wait for the for a moment until the leaves are so magpuwa ako muna ng kunting water para ilagay ko dito. Hintayin ko muna na mag ano na ang dahon, ang leaves ng ganito para mag ano na siya kasi hindi ko pa siya pwede mas what do you call that, sute o hindi ako marunong kung sa ilonggo hindi mo muna pag ilugay yun. Nakalimutan ko maglagay ng kunting so lagyan ko na lang muna ng water. Para dali yan ma-absorb yung mga leaves ng gabi. Niya. Hintayin ko na mag ano na mga leaves niya at saka lagyan ko ng mga kanyang so guys lagyan ko yung mga sangkap niya to mamaya na yung pang-asin kasi hindi pa siya masyado naluto. Thank you.
So hintayin natin na mag ano na siya, mag malambot na yung mga leaves at saka natin bigyan ng pang-asim. Kasi masarap ito pag maasim, mayroong vinegar or what do you call that in Tagalog, yung batuan. So pag wala kayong batuan, pwede yung vinegar. Ano siya guys, sandali na lang at maluluto na to. At saka lagyan ko ng vinegar. Kasi wala ako pang ano ngayon, pang paasim. Yung vinegar na lang gagamitin ko eh, kasi pwede naman yun sa pwede naman dito inakin eh, ano, instead of batuan. I-search ko pa yung sa English yung batuan, kasi hindi ko alam kung anong batuan sa English. Takpan ko muna para madali yung anong mga leaves at saka po lagyan ng paasim. Sandali na lang to guys. Pwede man yung lagyan natin ng shrimps na ano, kahit half lang para magbigay pa rin ng lasa. So i-try natin, kasi matagal ko na itong hindi niluto. Kasi pangkaraniwan lang makita mo ito sa palengke, yung mga dahon na to. So kahapon nakita ko ito yung nagtitinda yung babae na to ng ganitong ano. So binili ko para pang YouTube. Kasi hindi mo to makita sa YouTube, yung ganitong mga klaseng mga ulam na iniluto. Kasi modern na ngayon, more on beef, chicken, pork and crabs, shrimps, so mga hot dog. So our people today are more on classy type of cooking now. So let's back on our past when we are living in a farm. If you don't have money to buy your foods or your this, you can go to the farm and pick this some leaves, then you cook, at least you can save for your one meal. So hindi ko pa siya pwede ilalagyan ng vinegar, kasi hindi pa lahat yung leaves niya na hintayin na lang natin na maluto. 5 minutes maluluto na to or more. Lagyan ko pa na yung vinegar.
hintayin na lang natin at maluto. Yung makarelate nitong ulam na to, yung nakatira sa farm. Pag hindi kayo nakatira sa farm, hindi nyo to ma-remember na mga klaseng ulam. Kasi hindi natin matagpuan yun sa mga supermarket sometimes. So, this time, you can watch this, my cooking. Ang lahat ng mga friends natin dyan sa mga, ano, nga meron na sa city, hindi na ito nakatikim. Ang ganitong leaves, pwede natin pwede yung sa pork or sa shrimps, pwede ito, at saka yung sa ano, pwede rin dito. So, nag-ano na siya guys, lumambot siya. Mamaya, lagyan ko na siya ng vinegar para pang asin na kunti. At saka yung lagyan ko siya ng coconut milk. So guys, I know guys, kung nung una nakatira kayo sa farm at nakakain kayo nito, for sure na ma-ano kayo dyan, ma-miss nyo ito. Sandali na lang ito at maluto na siya. Ilagay ko na yung vinegar para pangkaasim. Mas masarap pa to guys pag mayroon itong yung anong tawag doon, baguong. Dapat mayroon pang baguong ito. Pero hindi ko na siya nilagyan kasi mayroon ng green shell o saka or mussel. So, lagyan natin ng coconut milk. Pang palasa. So guys, coconut milk na yan. Masarap na siya guys. Hintayin na lang natin at saka tapos na yung linuto kong Gabi leaves. So, tingnan nyo guys kung tapos nito kung ano yung mga sandali lang.
dito ko siya guys ilalagay yung niluto ko. Yan. So, luto na siya guys. Pwede ko nang kunin sa i-transfer ko na sa guys sa aking plate. Yung tawag sa Tagalog, yung tawag nila po, laing. Laing. Pero different ito sa niluto ko. Kasi, kaya iba-iba naman yung mga style natin sa pagluluto. Mga sarili nating diskarte sa pagluto. Para yung iba, makasabi sila, ah, pwede ba yun? Pwede ba yun sa ganyan ilutuin? O, mga opsyon yan. Ito na siya guys, yung niluto ko. Ito guys, yan. Yan, nakita niyo yan. Ito na yung finished product ko na gabi na dahon na gabi. Yung young leaves ng gabi, yan. Ito yan. So, kaya guys, hope nga nag-enjoy kayo sa panood na to ng cooking ko na mga extraordinary na mga pagkain na niluto ko. Kasi hindi yung masyado, hindi na sa ngayon linuto ng iba. Tapi, just like sa mga tao nakatira na sa city. So, hindi nila na itong natikman. O siguro, for sure na matagal na matagal na. Unless umuwis na dito sa kanilang probinsya, makakain nila to. So guys, bye bye. See you on my next vlog. Hope you I need your like, comment, share and subscribe. Please watch guys. Thank you. Bye bye. Kain guys. Ito yung linoto ko kanina. Yan, yung linuto ko kanina. At ito yung rice ko, ang dami kasi masarap tong ulam ko. Ang tagal na hindi ko ito kinain. So guys, ngayon na ano ko na siya, nakita ko na siya kahapon at binili ko at niluto ko ngayon. Kasi na miss ko to yung pagkain na to, pang probinsya na pagkain. Kung nasa city ka, hindi mo na to matikman. Pero mayroon pa din no sa mga palengke, mayroon pa yung nagtitinda nito kasi ang karamihan na mga ano nagluluto ito ng laing. Yan. So kahit ako na nandito ako sa farm, paminsan-minsan ko lang ito makita ng mga ganitong klaseng mga halaman. So, ngayon ko lang ito na naluto ulit, pang matagalan din. Sarap. Yung nilagay ko kanina ng coconut milk, kunti lang, so hindi siya masyado malapot.
Kasi kunti lang yung nilagay kanina. Stop guys. Sarap. Buhay na. Yung mga shells na binili ko, o green shell, hindi siya masyadong mataba. Malaki yung ano niya, ang shell niya, pero ang laman maliit. So, ang sarap kamayin. Magkamay na lang ako. Sarap. Ang iba magsabi na, ano ba yan? Kinakain ba yan? Pero ang sarap talaga. At maraming sustansya makuha mo nito sa dahon ng gabi. Sila yun sa ano, dahon ng ampalaya. Maraming bitamin ang makuha natin dyan. Ang dami naman ng rice na kinain ko. Over naman sa budget ko. Dapat 1 cup lang yung kakainin ko. Pero ngayon, 2 cups of rice. Pangkaraniwang ulam to. Ulam nito ng mga poor na mga tao. Ito. Iwan ko sa mga mayaman dyan kung kumakain pa sila nito. Ang sarap. Bukas magluluto naman ako ng pork, chicken adobo at saka yung chicken soup. Kain. Ang sarap. Ang sarap, guys. Dito siya, guys. Malasa. Malasa yung kinain ko ngayon. So, ang iba na kung mag-watch nito ng video ko, baka ang iba magsabi, oh, ano ba yan? Ang kinakain mo, yung ano yung klaseng alaman. O yung nakarelate dyan na mga na kumakain ito, mamiss nila yun, yung tong klaseng ulam. Kasi sabi ng mga iba, yung kung malasing ka, kung nagiinom kayo ng hard liquor at saka yung drunk na drunk ka ka talaga, pagka umaga, yun ang ulamin mo o yan ang kakainin mo, kasi pang relieve yun sa mga hangover na mga nagiinom.
para madali kayong magbalik yung mga lakas mo sa katawan, kasi yung pag nag-drunk ka, yung yung katawan mo parang hindi ko masabi yung sa mga lasinggiro diyan. Sabi nila sarap to pag kainin, pag kung gabi lasing ka, pag umaga yun kainin mo para manumbalik yung lakas ng katawan mo. Mas masarap to guys yung roots naman ng daw ng gabi, hindi yung may roots yan namit. Mas masarap din to lutuin pang yung gabi na may lagyan mo ng batuan, yung pang paasim, ang sarap-sarap talaga. At saka tutuin mo sa gata guys, ang sarap. Sarap. Gumagawa na ko guys ng ano, ng rinsel o masel. Hindi ko ito ko kinain yung matigas kasi baka mag ano yung tiyan ko, magsakit. Nan. Sarap, sarap, sarap. Yan, pag pour kayo guys, magpunta na lang kayo sa inyong mga farm. At saka kumuha ka na yung leaves ng gabi. At lutuin nyo, makakain na kayo ng isang pang-meal nyo yan. At makasave pa kayo ng pira. Kasi, kung mayroon kayo dito sa mga farm ninyo, hindi na kayo magpalabas ng pira nyo para ibili nito. Just pick it in your farm. Then you cook and then you can have your olam na, and ang dami nyo na makakain ito. Kahit walang matter, pwede rin siya maluto. Lagyan mo na lang ng bagoong. Kung wala kayong mga ganito or mga shrimp, just put a little of bagoong. Sarap na yan. So guys, ang dami ko nang kinain. Parang dumuubos ko naman yung linuto ko. Katulad ng previous kong vlog na niluto ko yung patula. Ang sarap nga talaga ng patula pag ilutuin mo ng puro lang patula at saka yung lagyan mo sa yung ng egg. Ang sarap talaga. Isang yung last week lang yung natikman ko yung patulang na linuto na ganyan kasi may nagturo sa akin na masarap daw. At saka healthy foods din. Just like this is also a healthy food. No chemicals, no other
what do you call that? Chemicals, and at least be grown in a farm without any fertilizer or any, just grown without any, or just simple as that. It's hard to explain. Because really I'm not expert in a farm. Magluto ka mo, kung magluto kayo guys, hindi, huwag nyo yung galawin until nga maglambot yung leaves ng gabi. Kasi pag magluto ka, ginalugay. Bawal yan kasi makati yung, pag naluto na siya, makati. Kung kumain ka, makati yung dila mo o saka lalamunan mo pag inano mo sa nga hindi pa sa luto. I'm full now. Busog na busog. Ang tagal-tagal din na hindi ko ito kinain, ngayon pa lang. Mabuti na lang kahapon na si Lula nagtinda sa akin ng ganito. So, binili ko. So guys, busog na po guys, at saka panoorin nyo guys yung vlog po na to, at saka huwag nyong kalimutan i-like, then comment, share, and subscribe. Hope na lahat kayo, maasahan ko kayo na mag-ano ng video ko to. Sana panoorin nyo guys, kasi dito nyo, kung na-miss nyo tong pagkain na to, makaplano kayo na magluto din ako kasi ang sarap yan. So guys, bye bye, see you on my next vlog. Hope you enjoy watching my cooking and eating too. Parang ano tawag doon? Ang ano kong kumain, ang lakas. Kung palagi akong mag-vlog, una kong ang dami kong kain kasi ako magluto at ako din kumain. So bye-bye guys. See you. Bye-bye. Bye-bye. See you on my next vlog.